Hi guys! Welcome back to another vlog. I'm so sorry about the noise. As always, taglalaban na naman ako. But anyway, in this episode, I will be showing to you how I repotted the plants na binigay sa amin ng co-worker namin. So I'm so thankful and grateful. Thank you, Ate Carol, for sending these plants. Grabe, alam nyo, random lang. May nakita lang akong cute pot sa Goodwill. It's in this vlog too. Tapos ayun, binili ko lang siya. And then, in-story ko kasi super cute nung pots. Tapos ayun, kinabukasan pinadalhan na ako ni Ate Carol ng plants para meron na daw akong matanim. Ayun, wala lang. Super bait ni Ate Carol. Thank you so much. Nakwento ko na gusto kong ayusin yung garden namin dito sa bahay. So ayun, nagpadala siya agad-agad ng plants. So that is what I will be showing to you guys. By the way, if merong mga plantito, plantita na nanonood ng mga vlogs ko, ayun, sorry, nasa pinagagawa ako dito. Hindi talaga ako marunong sa mga halaman. Mahilig lang ako sa halaman. Pero ayun, hindi ko sure actually kung tama yung pinagagawa ko. Comment na lang kayo. Turuan nyo ako kung ano ba yung dapat kong gawin. Kung mayroon man akong maling nagawa. Sorry na. Pero ayun, disclaimer lang. Baka mayroong magalit na mga plantita and plantita dyan. Hello! Ayun, so nakauwi na kami sa bahay. And I just want to share with you guys a mini garden haul. Parang ganun. Hindi to plants, pero more on for gardening siya. Kasi nga, ayun, nabanggit ko na I want to start an urban garden dito sa bahay namin. Nahanap ako ng spot, pero gusto kong simulan, like, siguro yung mga herbs, ganun. Yun yung mga pwede kong itanim na maliliit lang. But of course, syempre, gusto ko rin magtanim ng mga plants na succulents, ganun, mga cactus, yung mga flowers, ganun. Ayusin ko talaga yung garden namin sa harap. But anyway, ayun, wala pa akong nabibiling plants or nahihingi ng mga plants, pero I decided na kuha na muna ako ng mga tools na kailangan ko. And starting with this one. This one is my favorite. Ayan, so ang cute niya. It's 1-2-3 na planter or pot for a small plants lang, like for mga succulents, ganyan. So, sa Philippines kasi marami akong succulents and cactus. So, sa mga ganitong maliliit na pot ko lang sila nilalagay. And then, this one is from Ray Dunn. Kung alam nyo itong brand na to, siya yung nagpauso nung, yun yung ganyang style na sulat-sulat sa mga kung ano-ano. Pero ayun, alam ko medyo mahal to eh. Pero this one kasi, nakuha ko lang siya sa Goodwill. And this is only for $7.99 lang. Ayan. So, I don't know kung magkano yung original price nito, pero I know kasi si Ray Dunn is medyo pricey siya. Hindi siya super mahal, pero hindi rin siya super affordable. Alam mo yun. But, ayun, I saw this. Ang cute lang. Kaya naisip ko na ito yung una ko nabili today na for planting, for gardening. Kaya naisip ko na, oo nga, no, sige, mamili na ako ng mga pakunti-kunti na kailangan ko for gardening. So, that's that. And then, sa 99 store, ayun, dumaan na rin kasi kami kanina. And then I saw this one. Hindi ko in-expect na sa 99 store pala, marami for gardening. Ewan ko, siguro nakita ko na before, hindi ko lang naisip kasi wala pa sa plano ko. So kanina nga, since nabili ko na yung pots nung Ray Dunn sa Goodwill. Ayun, so sa 99 store, napansin ko na siya. Tapos nakita ko to, ang dami rin palang pots doon. Pero wala pa akong pinamili, this one lang. This is, I think, $1.99, almost $2. Ganito, so ang cute lang. May iba-ibang colors pa nga to. Black yung una kong pinili. And then meron pa siyang parang terracotta color, parang ganito. And then this one. But I decided to go with this one kasi mas kita yung mukha dito. Pero ayun, now that I know na meron pala sa 99 store na maraming for gardening and mga pots, ganun, dun na siguro ako mamimili ng iba pa. Kasi chinek ko sa Amazon and sa other online stores, medyo mahal yung ibang pots. As in, nasa $10 to $20, gano'n. Yung mga ganitong style ng mga may design-design, gano'n. Medyo mahal siya. But anyway, ayun nga. Tuwa lang ako. Ang cute. And then, kumuha na rin ako ng gloves. Just work gloves. Regular work gloves lang sa, ano, sa 99 store nga. Kasi, yun, plano ko nang bungkalin yung sa harap namin. At least, mag-start na ako with small plants. And then, I also got pruning shear. So, kanina, regular scissors lang na malaki yung kinuha ko. Eh. Pero ayun nga, nakita ko na meron pang gardening. So, ito na lang. Binalik ko yung scissors. I got this one. $1.29 lang. And then, I got this for $1.29 each lang din. And then, lastly, I got ito, kumuha na rin ako ng konting lupa. Potting soil, ayan. So, para ready na, diba? Just in case na
meron ng mamulaklak dun sa mga pinopropagate. Ano ba yan? Meron kasi ako mga plants na pinopropagate dun sa work area ko. Marami kasing plants dun. So, namitas-mitas ako ng mga dahon-dahon na, ayun, pwede ko nga siyang paugatin. So, ayun, just in case na merong tumubo dun, at least meron na akong soil and meron na akong pots, pwede ko na silang i-transfer. Wala lang, I'm so happy with this gardening haul. Ganun, hindi ko talaga in-expect na mapapa-haul ako ng pang-garden. Pero, ayun. So, ayun, I know it's late na. Madilim na dito. Actually, hindi pa naman ganun ka-late. It's only around, magsa-7 pa lang. 6:35 yata, ganun. But, our coworker gave me some cuttings. Ayan, natuwa lang ako. So, I bought lots of pots from the Dollar Tree. I know, the 99 cent store kanina. So, yung mga ganyan is yung pot, yung plastic na yun is 99 lang. And then, even the terracotta ones are 99 lang din. And then, this one is around $2.49 yata. Parang ganun. And then, bumili na rin ako na extra soil. And this is cocoa peat yata, ganun. So, ayun, na-excite lang ako. Matigan ko na makalimutan i-vlog. Bala ko sana talagang i-vlog to ng maayos na, like, morning na magre-repot ako, gano'n, para nga ayusin yung garden ko sa harap. But since, ito nga, binigyan ako ng cuttings nung, ano, co-work namin. So, natakot naman ako na baka mag-dry out yung iba. So, I want to repot as much as possible. So, kulang pa nga yung soil ko eh. Kasi like, for this big pot, specifically yung snake plant talaga yung gusto kong ilagay. Pero ayan, yung isang bag na gano'n, ganyan lang siya kakakonte. So, kulang yung soil ko. Pero ayun, inuna ko na yung snake plant. That's one of my favorites kasi. But anyway, ayun, singit ko lang to. Very quick lang. And hopefully sa next vlog, mapakita ko na talaga na maayos yung pagre-repot ko ng plants. Ganun. But ayun, na-excite lang ako. Super. Ayun, diba naka-pajamas na ako and everything. Pero ayun nga, gusto kong makita kung ano yung mga plants na binigay ni Ate Carol sa akin. Thank you, Ate Carol! Hindi mo mapapanood to, I'm sure, kasi walang may alam ng YouTube channel ko. Pero ayun, thank you na rin. I'm super grateful. Ayun, so, i-check ko lang muna kung ano yung mga plants na pwede ko nang i-repot ngayon with the little soil that I have. Kasi yung iba, baka ilagay ko na lang direct dun sa garden namin. Pero I think I have some, here eh. I think I have some succulents, kaya ayun, natatakot nga lang talaga ako na ma-dry out yung iba. Kaya gusto ko na silang i-repot.
out of soil. Pero, ayun, most of them na repot ko naman na. So, sana mabuhay sila. Didiligan ko na lang na yung iba para magsettle sila dun sa soil. And then, since maulan tonight, ipaparain bath ko na rin yung iba siguro. Not yung mga succulents. Kasi I know, hindi sila masyadong, ano, na hindi sila pwede masyadong overwatered. Kung meron mga plantita dyan na nanonood, I'm so sorry na hindi talaga ako marunong. Hindi ko alam yung pinagagawa ko. So, turuan nyo na lang ako sa comment section. Sorry na kung may na-offend ako sa pinagagawa ko dito. Pero ayan, they're all done. Sana mabuhay, please. Ayan, it has been raining a lot this past week dito sa California. So, I'm so glad umaraw na ngayon. Pero kasi yung patio namin, hindi siya na tututukan ng araw talaga. So, for now, yung mga plants ko, nandito lang. Ayan, so, nirepot ko na sila. Actually, naka-display sila dito sa railings. Ayan, naka-display sila dyan nung after ko i-repot. Pero, ayun nga, nag-uulan kasi sobra. Walang tigil yung mga ulan. Kaya, ayoko namang ma-overwater sila. Kaya, tinabi ko na lang muna sila dito. So, for now, ganyan muna sila. Hopefully, mabuhay. Ayan, for now, okay pa naman yung itsura nila. Pero, ayun nga, I'm waiting for the sun para sana mapaarawan ko na sila and mag-dry up yung soil nila ng konti. Kasi, yung for the small pots that I bought, ayun, wala pala siyang buta sa ilalim. So, walang parang drainage yung pot. Kaya, matagal na wet yung soil. So, gusto ko yung paarawan para, you know, mag-dry up ng konti. Kasi I know, hindi sila supposed to be ma-overwater or something. Ganun. Basta kung meron mga plantito dyan, ayun, comment down below naman kayo. Turuan nyo ako kung anong dapat kong gawin dito. Pero, ayun nga, hoping and praying na mabuhay sila. So pretty! Lumabas yung kapitbahay namin, yung nasa tapat ng bahay namin. Hindi ako makatayo. Makikita niya ako, nagbablog ako. Although hindi niya naman ako naiintindihan, pero makikita niya ako nagsasalita sa harap ng camera. I also got this small plant from one of my orders. Pero ayun, nakapag-repot na kasi ako na dumating siya. So wala pa ako nalalagay. Pero ayun, hopefully, pag meron akong na-propagate, ayun, dito ko na lang muna ilalagay. Cutie! So that's it for this vlog, guys. If meron dyan mga plantita, comment down below. Tulungan nyo ako, turuan nyo ako kung paano buhayin itong mga halaman na to. But anyways, I'll see you on my next vlog. Bye!